Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Lali Mangilaya ay tubong Hinigara Negros Occidental. Nakilala niya si Kevin Fly Showers na isang US Navy noong nakastation ito sa Subic Bay. Ang Amerikanong sundalo ay mas bata kay Lali ng 2 taon at sila ay nagkamabutihan at kalaunan ay nagpakasal. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak at pinangalanan nila itong Sheila. Pagkatapos ng 4 na taon na serbisyo ni Kevin sa Navy, sila ay nag-immigrate sa South St. Paul, Minnesota, kung saan lumaki si Kevin. Doon sila bumili ng sarili nilang bahay at lupa. At para masuportahan ang kanilang lumalagong pamilya, nagtayo si Kevin ng isang negosyo kung saan bumibili siya ng mga bahay pagkatapos ay pinaparentahan niya ito. Habang si Lolly naman ay empleyado sa isang opisina. Noong 1999, nang si Lali ay 45 taong gulang, nagdesisyon silang mag-asawa na manirahan at magretiro sa Pilipinas. Bumili sila ng mahigit kumulang na 3 hektaryang lupa sa Villa Emmanuel, Barangay Blumentritt, Negros Occidental. Dahil sa pagkahilig nila mag-asawa na magtanim, nagtayo sila ng isang organic farm na ang pangunahing produkto ay mga gulay. Bukod dito ay tumutulong din sila sa kanilang komunidad para magturo kung paano maging isang epektibong magsasaka. Dahil sa laki ng lupain at hindi na gaanong malakas ang pangangatawan ng mag-asawa, ay kumuha sila ng 4 na trabahador. Sila ay si Randy Nunez, Raymart Medel, ang kapatid nito na si Toto at si Randy Perez. Ayon sa kapatid ni Kevin na si Dennis na nasa Amerika, ay sinabi nito na gustong gusto nito ang pamumuhay nila sa farm dahil sa malinis ang hangin at mas mura ang mga bilihin sa Pilipinas. Pero habang ang kanilang negosyo at farm ay naging maayos, makalipas lamang ang ilang taon ay nakatanggap sila ng isang masamang balita noong March 2015. Ang kanilang 37 taong gulang na anak na si Sheila na piniling mamuhay sa Amerika ay na-diagnose ng brain cancer. Dahil sa masamang balita, agad silang umalis papuntang Estados Unidos upang maalagaan ang nag-iisa nilang anak. Pero noong June 2, 2015, sa kasamaang palad ay pumanaw na si Sheila. Nang mamatay si Sheila ay naiwan niya ang kanyang anak. At bilang isang mabuting lolo at lola ay nagdesisyon si Lolly at Kevin na sa oras na makabalik sila ng Pilipinas ay ipagbebenta nila ang farm para mamalagi sa Amerika upang magabayan nila ang paglaki ng kanilang apo. Nang mabuo na ang kanilang plano, sila ay sumakay ng eroplano at nangako sa kanilang apo na sila ay babalik. Noong August 16, 2015, isang tawag ay natanggap ni Senior Inspector Lawrence Bathan mula sa mga tao sa Open Door Baptist Church. Ayon sa kanila, 2 buwan pagkatapos makabalik ng mag-asawa sa Pilipinas ay hindi nila ito makontak. Maging ang mga kaibigan ng mga ito sa barangay at sa Amerika ay hindi rin nakakatanggap ng tawag o text mula sa mga ito. Mas lalo nilang ipinagtaka na ang mag-asawa na malimit sumimba tuwing Linggo ay hindi man lamang dumadalo sa kanilang mga pagtitipon. Kaya para maibsan ang kanilang pag-aalala ay napatawag na sila sa pulis para humingi ng tulong. Ayon sa salaysay ng mga taga-simbahan, nang sila ay dumating sa bahay ng mag-asawa ay walang sumasagot sa kanila. Pero nakuha na kanilang atensyon ang magulong itsura ng bahay. Napansin din nila na sira ang lock ng main door at nang sila ay nagdesisyon na pumasok sa loob ng bahay ay wala silang nakitang tao bukod sa bukas ang pintuan ng master's bedroom ng mga ito. Sinabi din ng mga taga-simbahan na ang sasakyan ng mag-asawa na Mitsubishi Adventure ay nakapark sa loob ng kanilang compound pero walang bakas ni Lali o Kevin. Nang dumating ang pulisya, ayon kay Senior Inspector Bathan, hinalughog nila ang buong bahay pero hindi nila nakita ang mag-asawa.
Pero sa kanilang pag-iimbestiga ay natuklasan ng mga ito na may nawawalang mga gamit ang mag-asawa. Nakalaunan ay umabot sa halagang 400,000 pesos. Nang wala silang makita sa loob ng bahay ay lumabas sila at naghanap sa halos 3 hektaryang lupain ng mga ito. Isa sa mga taga-simbahan na tumutulong sa paghahanap ang nakapansin na ang hangin ay may masangsang at mabahong amoy. Nang sinundan nila ito ay napansin nila na nanggagaling ang amoy sa isang balon na 30 metro lamang ang layo mula sa bahay ng mag-asawa. Ang balon ay may lalim na 20 talampakan. Hindi naman nagpatumpik-tumpik ang pulisya at agad nilang siniyasat ito. Hindi nagtagal ay dito nila nadiskubre ang nabubulok ng katawan ni Kevin. Sa inisyal na investigasyon ay lumalabas na ang kanyang ulo ay basag at nakatanggap ito ng maraming saksak sa kanyang noo at bato. Kinabukasan, alas 4 ng hapon, matapos ang halos 8 oras na paghahanap sa loob ng balon, ay nakuha ng mga investigador ang nabubulok na ring bangkay ni Lolly. At katulad ng kanyang asawa na si Kevin, ang kanyang ulo ay basag din at ang kanyang mga buto ay bali-bali na. Agad nag-imbestiga ang mga kapulisan para mahanap ang sospek o mga sospek. At sa kanilang pagtatanong sa mga tao na nakatira malapit sa farm, isang witness ang lumutang at sinabi na noong August 4, 2015, alas 8 ng gabi, ang apat na trabahador ni Lolly at Kevin ay lumabas ng farm at hindi na niya nakitang pumasok o bumalik ang mga ito. Bagkus ay napag-alaman ng mga kapulisan na ang apat na trabahador ay umuwi na pala sa kanilang mga tahanan sa Sagay City, Negros Occidental. Agad pinuntahan ng mga otoridad ang apat sa kanilang mga bahay at alas 8 ng gabi noong August 19, 2015, dinala ang mga ito sa presinto para kwestiyonin. Na-recover ng pulisya ang mga gamit ni Lolly at Kevin na nawawala tulad ng 15,000 pesos na cash, $461, iba't ibang mga alahas, 2 laptops, 5 cellphones, 3 MP3 players, isang baril, wallet, cellphone charger at isang electric grinder. Nang ma-interrogate ang apat ay sinabi ng mga ito na sa loob ng 2 linggo ay ginamit nila ang ibang mga pera para makabili ng kanilang mga gusto at ipinagbenta din nila ang ibang mga gamit na kanilang ninakaw. Hindi nahirapan ang mga pulis na paaminin ang mga sospek dahil sa interrogation ay umamin si Raymer at Toto na hinampas nila ang kanilang mga amo ng kahoy noong August 4. Ayon sa kanila ay gumagalaw pa si Lolly nang hinulog nila ito sa balon. Si Kevin naman ay nawalan lamang ng malay pero itinapon din nila ito sa balon. Pagkatapos nilang nakawan at patayin ang mag-asawa, ay nagdesisyon sila na umuwi sa kanilang mga bahay sa Sagay City kung saan ginamit nila ang pera at ipinagbenta ang ibang mga gamit. Idinagdag din nila na ipinamalita nila sa kanilang mga kamag-anak na sina Lolly at Kevin ay binigyan sila ng mga pera at gamit dahil bumalik na ang mga ito sa Amerika. Nang silang lahat ay tinanong ng mga investigador kung bakit nila nagawa ang krimen, ay sinabi ni Randy Nunez na sila ay minamaltrato ni Lolly. Ayon sa kanya ay gumigising sila ng alas 4 ng madaling araw at diretso na sila ng pagtatrabaho buong araw, na paminsan-minsan lamang ang break. Idinagdag nila na dahil sila ay stay-in sa loob ng farm, ay laging sardinas at noodles lamang ang pinapakain sa kanila ng mag-asawa. Idinagdag nila na sobrang liit na kanilang buwa ng sahod na umaabot lamang ng 1,600 pesos. Pero ang lalong nagpahirap sa kanila ay ang pagmamaltrato sa kanila ni Lolly. Di umano ay araw-araw silang sinisigawan nito at sinasabi na sila ay napakakupad at napakatamad sa pagtatrabaho. At dahil dito ay napuno na silang apat at yun di umano ang kanilang dahilan kaya nagawa nila ang krimen. Si Randy at Raymar ay palaging sinasabi na pinagsisisihan nila ang kanilang ginawa sa mag-asawa. Ayon sa mga ito ay hindi sila nakakatulog ng maayos sa gabi at lagi silang inuusig ng kanilang mga konsensya. Pero katulad nga ng kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Sinampahan silang apat na mga kasong homicide at robbery.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!